Bisita po natin ngayong hapon ang isa sa mga vocalista ng mga banda na gustong-gusto natin. Pero siya, syempre, kilalang kilala nyo bilang vocalista ng Sponge Cola. Naku naman, gusto ko yung kanta niya, yung pag-ibig. Gustong-gusto nyo ni Joshua na ito ako. Diba, syempre, hapon sa iyo, Yael Yuzon. Magandang hapon sa iyo, anak. Hello, hi. Oh, gumaganong ka na anak ka, parang na-inspired talaga. Korea. Yun ang kanya bago, di ba? Meron kang bagong single. Yes. Na-inspired. Okay. Ano to? It's called Siguro Nga. It's a new song inspired by startup. Nung pandemic kasi, isa sa mga pinaka-inabangan ko na show talaga yung startup. Tapos kada bagsak ng episode, parang ang intense. Tapos by episode 9, sa sobrang intense ng mga pangyayari, parang right after nung episode, napadampot na lang ako ng gitara, tapos nagsulat na ako ng kanta, tapos days later, nag-record na kami. And maybe a few weeks later, linabas na namin, nasa Spotify na. So, yun. Oo. Alam mo, anak, yun ang malaking bentahe mo eh. Nagsusulat ka, nag-aaray. Diba? Yung composition kasi iba kapag kayong lead vocalist ang gumagawa kasi yung emosyon nandun lahat-lahat, diba Romel? Yung gumagawa ng kanta, diba? Yun, para kanino ba itong awitin na ito na napakaganda siguro kahit ang marinig namin? Itong song kasi na to, para sa akin para to sa lahat ng mga tao na merong person na, yung, kumbaga yung merong the one that got away. Kasi chances are kasi kapag if you're an adult or kahit naman teenager ka pa lang, kapag may mga relationships, usually naman hindi lang isa yan eh. So laging merong usually may mga tao na multiple at one point, yung mga ex-girlfriend, ex-boyfriend niya. So parang lagi naman at one point mapapaisip ka rin na parang paano kung yun kaya yung naging the one tapos hindi lang ganyan. So lagi naman ganun eh, totoo yung sinabi mo. Ang nakaraan ay bahagi ng kasalukuyan. Hindi pwede natin takbuhan yon. Laging merong connection ang nakaraan sa kasalukuyan kahit sa pagbi-business, di ba? Yung mga paghihirap na pinagdaanan mo.